Hi. Magandang araw sa inyo, mga kababayan. Ito po ang inyong lingkod, Isko Moreno. Ako po ay may maikling panawagan lamang na gustong gawin sa kadahilanan na may mga napapabalitang mga personalidad ng lungsod ng Maynila na sila ay mga tinaguriang mga big time drug pusher o drug queen sa lungsod. Ayon sa mga binitawang salita ng ating NCR Director, Director General Eliezar, at mga iba pang ahensya ng gobyerno, that there is a certain barangay chairman o chairwoman na pinaghihinalaang drug queen dito sa lungsod ng Maynila. At ang nabanggit na pangalan na siyang tinatanong sa atin ng ating mga kasamahan sa media na itong certain Giyag Gomez Castro na barangay chairman supposed to be sa Sampaloc, Manila ng barangay 484. Now, bilang pakikiisa ng pamalang lungsod ng Maynila, ako po ang inyong lingkod, Isko Moreno, ang alkalde ng ating siyudad, ay nananawagan sa pamilya ni dating chairman Giyag Gomez Castro para po maituwid natin itong mga datang sinasabi sa publiko. Siya po ay hindi na po chairman ngayon. Siya po ay nahalal na chairman muli noong nakaraang barangay election. Ngunit noong April 25, 2019 to June 25, siya po ay nag-apply ng leave of absence sa kanyang opisina, at magpasa hanggang ngayon ay siya po ay hindi pa bumabalik sa kanyang opisina. At kaya nagkaroon na rin ng resolusyon ng barangay na siya ay alisin, at yung rule of succession under the local government code ay in-apply. So yung number one kagawad ay nag-assume na kasalukuyang barangay chairman sa barangay 484. O ngayon naman po, para sa kapanatagaan ng lahat at patas na pagkakataong ibinibigay natin sa lahat ng tao, may kanya-kanyang claim, counterclaim ang mga individual. Ako po ang inyong lingkod sa pamilya Giyag Gomez, sa pamilya ni Giyag Gomez Castro ay nananawagan. At iniikayat ko kayo na kayo po ay lumutang at ipaliwanag ang inyong sarili sa mga bagay na nabanggit laban sa inyo, para naman sa ganun ay mabigyan kayo ng pagkakataon na maipaliwanag ang inyong sarili. Kaya po sa pamilya ni dating chairman Giyag Gomez Castro, siguro ito po ang inyong lingkod. Anytime po, pwede kayong magtungo sa aking opisina, at nasa ganon, magpunta tayo sa pulisya na kung saan ay doon masasabi natin kung ano nga ba ang katotohanan dito sa sinasabing mga akusasyon na ito. Ang inyong lingkod po ay hindi naman po basta-basta naniniwala. In fact, for so many instances, ay marami tayong mga suspect na inaharap sa mata ng publiko. In fact, meron din tayong mga wanted na pinahanap at nadakip sa lungsod at Maynila, at maibalik muli sila sa kamay ng husgado upang mapatunayan kung sila ay may sala o wala. Itong mga ganitong akusasyon ay tanging solusyon dito ay
to ex-chairman na Guy Gomez Castro ay kayo po ay magpaliwanag sa opisina ng NCR Director ng Philippine National Police at ng PDEA. Kung kakailanganin ninyo ang tulong ng pamahalang lungsod, handa po kaming tumulong sa inyo. Ito'y pagkakataong ibinibigay ko, para na sa ganoon naman, kayo naman malinis ang inyong pangalan. But para naman sa ating kaalaman ng ating mga mamamayan na magpasa hanggang ngayon, simula nung siya ay umalis, ay hindi pa ho siya nagbabalik. May mga balibalita na siya ay lumabas ng bansa. Ayon sa data ng immigration, siya ay lumabas ng September 21, itong kasalukuyang taon. But be that as it may, siguro naman may mga kamag-anak pa kayo o mga kamag-anak na nanonood ngayon. O hikayatin ninyo ang inyong mahal sa buhay na ipaliwanag ang kanilang sarili. Ngayon, mga kababayan, on the side lang. Nananawagan din ako sa lahat ng chairman na nakaupo. Mga barangay official na nakaupo. Ito po ay paalala bilang ama ng lungsod ng Maynila. Huwag na huwag kayong papatol sa droga, gagamit ng droga, at maging protektor o magbenta ng droga. Ipinapaalala ko sa inyo yan sapagkat mahigpit po yan na ipinatutupad ang pagbabawal. Kung yan ipinagbabawal natin sa mga ordinaryong tao, mas mahigpit ang pagtingin natin sa mga barangay officials na nai-involve sa ganitong klaseng illegal transaction or illegal na droga. Kaya, para na rin sa kabutihan ng lahat, para na rin sa kapanatagan ng kalooban ng ating mga mamamayan na masawatan natin ang droga. In fact, for the record, ito po, makikita ninyo mga bagong listahan ng barangay na na-clear na sa droga. Ikinalulugod po natin yan bilang taong pamahalaan, bilang ama ng lungsod, na maraming mga barangay officials at barangays ang tumutupad na sa kanilang tungkulin at lumalaban na rin na masawata itong illegal drugs sa lungsod ng Maynila. Kaya po muli, mabalikan ko kayo sa pamilya Castro. Ang inyong lingkod bilang ama ng lungsod ng Maynila ay nananawagan sa inyo. At kung kakailanganin ninyo ang tulong ko, ipagkakaloob ko po sa inyo nang maipaliwanag nyo naman ang inyong sarili at katatayuan sa mga nasabing akusasyon. So, sa inyo pong lahat, mga kababayan, umasa naman kayo sa mga tagalungsod ng Maynila sa maliit naming kaparaanan. Gagampanan namin ang aming tungkulin, pag-iibayuin namin ang aming responsibilidad at mga gawaing pambayan, at magpupursige po kami na laging mapayapa, malinis, maayos ang ating minamahal na lungsod ng Maynila at bawat barangay at pamayanan sa lungsod. Ngunit ako naman po ay nakikisuyo na rin. Buong kababaang loob, nakikiusap sa inyo na kumari po sana sa mga pagbabagong nangyayari sa lungsod ng pagsasaayos, pinakikiusap ko po, tulungan niyo po kami. Makiisa po kayo. Magkusa na po tayo sa pagsasaayos ng lungsod ng Maynila. Hindi po namin kakayanin to ng kami-kami lang. Kailangan po namin ng tulong ng lahat ng bahagi ng lipunan. Mamamayan, anuman ang katayuan natin sa buhay, mahirap, middle class, o mayaman. Yan po, mga kababayan, ang panawagan ng inyong lingkod. Dahil walang magmamalasakit sa ating mga batang Maynila, kundi tayo rin kapwa batang Maynila. Magandang araw po. Pagpalain nawa kayo ng pong may kapal.